ilaw na yan ng pag-office. Tignan natin itong panel kabit. Meron tayong kakabitan na isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Anim. Dito tayo sa ibabaw ng kisam eh. Kung paano natin kinabit yung ilaw na pang-office yan. Yan. Naka-screw yan, naka-screw. Tapos naka-revet yung pari, metal stud yung sa metal paring. Naka-screw yan. Screw, naka-blind rivet. Yan yung ating gamit. Metal paring yung gamit nating isame yan. Medyo mahirap kasi ikabit yung ano, yung ilaw na yan. So yung gagamitin natin ngayon ay itong metal stud. Kung saan naka-screw yung ilaw. Naka-screw lang siya para pwede mo siyang tanggalin o para palitan. Yan. I-re-revit lang natin to. At itong isang to. I-re-revit natin. Dalawa yan, kabilaan. Ito yung isa. Tulad niya na nakakabit na. Tulad ito nakakabit na sa kabila. Kakabit tayo ngayon. Tasan natin ang barena. Tapos talagyan natin ang blind rivet. Kalagyan natin sa ng revet. Dito i-screw yung ano, ilaw. Dito naka-screw. Kapit naman natin yung isa. Ayan o, sigas na. Dito yan naka-screw yung ilaw. Gamit ang metal stud. Kapit naman natin dito sa kabila. Ito yung tinupi natin. Ito yung kapal ng ilaw na tinupi ko para mismo yung likod ng ilaw dito siya nakadikit. At dito rin siya i-screw. Yan yung kapal ng ilaw. Kung gaano kataas to. Kasi yung ilaw na yan, wala naman yan ano. Wala naman yan pagkakabitan. Kaya kailangan natin ng improvised na ganito. Improvised yung ginawa natin.
natin na ulit to, pangalawa niya, para sa magkabilang dulo niya may screw yung ilaw. Yan yung screw niya. Yeah. Yan yung kanyang screw ng ilaw. Sa kabila ka lang din. Kita niyo. Yan yung screw. Kita niyo yung screw. Kasi naka-screw. Para ba't iba yung kabit ng ilaw? Ating kay sabi. Salamat sa panonood. God bless. Ayan. Paano yung kinabit yan? Nakatornis. Nakaskrew lang siya. Tanggalin niya na oh. Sa kabila ko, baka nakasabit yan sa kabila. Yeah. Kasi merong ano yan eh, may sabitan yan. Yan, sabitan dyan. Yan guys. Ganyan. Ganyan na kadali yan kabit.